the Countess Elizabeth Plantitas Vlog. So far, this is video guys. Ngayon na magkakat ako ng isang Marble Queen photos. Dahil ito ay mahaba na guys. Ayan. Trill na siya. Dalawang cut ko siya guys. Ayan. Ika-cut ko yan siya. Para magpadami ulit. Ito siya guys ay isang Marble Queen photos. Okay. Let's go guys! So ngayon guys, ika-cut na natin siya. Ito yung kanyang dulo. Ayan. Kakatings natin para magpaparami ulit. Ayan. Ayan. Mahaba-haba yung ating nakuha. Meron pang isa. At eto pa. Ayan siya. Ayan. Tayo ay mag-cut-cut kapag ang ating mga plants na pwede na silang i-cut ulit. Ganito lang guys ang pagpaparami natin sa ating mga plants. Ayan, okay na yan siya kadami. Yung pinagkakatan niya guys, tutubo din yan siya dito. Yung mga, ayan, tutubo din yan siya dyan. Ayan. Tsaka ito namang isa, ayan, tatanggalan ko rin siya dahil kamahaba na rin. Kakat ko siya. Ayan. Ayan, haba. Tayo ay mag-cut-cut ng isang plants. So, okay na yun. Tutubo din naman yung iba dito. So, ngayon guys, ikakat ko to siya. Gawat nodes. So, itong dulo, ikakat ko to siya ganun kahaba. Mga dalawang leaves. Iniiwan ko. Kasi dulo kasi siya. Kasi ito, ayan. Nodes. By nodes. Ganito lang gagawin natin. Ganito lang siya. Marami-rami to siyang gugupitin ko guys. Para magpaparami ng mga putos. Ganito lang gagawin natin sa mga plants natin. Upang tayo ay magpaparami ng halaman. Kasi masarap guys. Sa totoo lang, gawin libangan natin to. Morning. Hindi kaya sa hapon, sa tanghali. Kasi exercise din natin to sa atin. Ayan. Maganda maghahalaman at magtatanim ng mga plants. Kapag makikita mo sila din na lumalaki na. Ngayon guys, lagay ko na dito yung isang soil. Ayan. Para pagtaniman natin ng ating mga Marble Queen. Ayan. So, ayan na siya guys. So, itanim na natin siya isa-isa. Ayan. Ganito lang guys ang pagtanim natin. Siya. Ayan. Ayan siya. Tatanim natin siya paunti-unti hanggang sa napuno ang ating napuno ang kanyang pot. Ayan. Kailangan ko magparami ng mga putos guys, dahil gusto ko siyang ilagay sa isang hanging pot.
Kasi maganda siya, i-hanging pot ang ating mga marble queen. Tapos ilagay sa loob ng bahay. O di kaya, i-display mo siya sa labas ng pintuan ng bahay ninyo. Tapos makikita mo siya. Ang ganda-ganda, tingnan guys, kapag ilagay mo siya sa ating bahay. Lalo na sa labas. Kasi ang mga putos kasi guys, isalin yan siya sa mga money plants. Ayan. Pampaswerte din kasi guys, ang isa ang halaman na ito. Ito ay ang mga money plants na halaman. Ito yan siya, napuno na siya. At saka yung iba din, lagyan ko rin siya. Ayan. Ganito lang ang gagawin natin sa ating mga plants na putos kung tayo ay magpaparami ng mga plants. So, depende sa mga plants guys kung paano nyo siya i-cut. Andyan lang yan sa inyo kung ano ang style ng pag-cut ninyo. Ayan. Yung sa akin kasi, ang gusto ko sa mga putos ko, hiwa-hiwain ko lang sila ng by nodes para magkakaroon ako ng maraming mga siblings. Noon guys, itong mga itong marble queen na putos, mahal to siya noon. Ganito lang siya guys, mabili mo na 150. Kasi binili ko talaga yan siya noon. Ganyan, dalawa pa lang hanggang sa napalago ko sila na inunti-unti ko hanggang sa ngayon na nakapagbinta na rin ako ng marami-rami dyan. Ayan. So, ito na lang natira sa akin, yung dalawang pot. Ayan siya. Maliit lang to siya guys, nung nabili ko to siya online. Nagbayad ako ng 150. Eh, ilan lang yan guys. Dalawang nodes lang. Hanggang sa napaparami ko, napapalago ko sila. Kasi, minsan bumibili ako ng mga plants sa online. Ayan siya. Nagbibili ako. Kasi gusto ko rin minsan, bumibili din ng mga cuttings. Gusto ko rin palakihin. Pag lumaki na sila guys, natatanaw ko na sila, nakikita ko na sila na ayan, lumalaki na pala at kailangan ko na silang i-cut. Yan lang, ganyan. Kasi gusto ko minsan mag-aalaga ng halaman kung paano mag-cut at itatanim sila at paano panaramihin, paano sila alagaan. Kasi guys, ang mga marble queen na putos, hindi yan sila alagain guys. Tsaka huwag din laging bili. Pag unang tanim mo guys sa mga marble queen na putos, huwag mo muna silang diligan para hindi malata. Ganun lang ang sekreto natin dyan sa pagtatanim natin ng mga plants. Okay lang sila spray-sprayhan. Kuha ka ng spray tapos may tubig siya, sprayhan yung kanyang leaves. Ganyan lang ang gagawin. Pagbagong tanim ha, pagbagong cut ng isang plants. Ayan. Tapos pagdating ng mga 3 days, pwede mo na siyang diligan. Pero kailangan tama lang ang tubig. Huwag masyado marami. Kasi pag madamihan mo ang pagdilig, malalata sila, mamamatay sila, malulunod kasi sila eh. Ayan. Ganyan lang ang pagpaparami natin sa mga halaman natin at ganyan din ang gagawin natin kapag tayo ay magpaparami ng plants at bagong cut na mga plants na huwag masyadong diligan dahil malulunod sila, malalata sila. Ganyan. Kasi na-try ko na yan dati nung una ko pang tanim na buong akala ko pag dinamihan ko ng tubig mabubuhay ka agad, no? Kailangan kunting tubig lang, huwag masyado kasi nalulunod sila, nalulusaw, kaya na mamatay. Ayan. So ganito lang ang gagawin natin guys sa mga plants natin na mga bagong tanim, bagong cut natin kung gusto natin magpaparami. Ayan. Dati yung una kong vlog nito, ganito din yung ginagawa ko.
binablog ko din yon, kinakat. Kaya ito yung mga natitira ng pinagpuputulan ko na pinutulan ko pa uli at nakapagbinta din ako ng mas marami pa nito. Nakailang binta na rin ako ng mga marble crane. Ayan. Ang isang pot nito binibinta ko 300. O diba? At least nakasave ka na. At napaparami mo pa. At kumita ka pa. O diba? Ganyan lang guys ang pagpaparami natin sa ating mga marble queen o kahit anong mga plants na mga bagong tanim natin. Kasi masarap sa pakaramdam kapag nakakagawa ka ng mga bagay na katulad ng pagtatanim mo, kinakat mo sila at paramihin mo sila mga pagdating ng mga ilang days, ilang month, makita mo sila ang lago-lago na, buhay na buhay na. Ang sarap sa pakiramdam, tingnan mo sila na bumalago at ang taba. Meron akong sample guys, papakita ko sa inyo yung bagong tanim ko na nabuhay na buhay na sila at pwede na rin silang ititrim. Ito siya guys, ayan, ganyan. Hiniwa-hiwa ko rin to siya guys noon ng pino-pino tulad nito by nodes. Ayan. So, lumago na siya guys. Ito ang binta ko nito siya guys, 300. Ayan siya. O, diba? Kumita ka na, nagsipag ka na. Oh, naka-exercise ka pa. O, diba? Ganito lang ang pagtatanim natin sa ating mga halaman. So, ito siya guys. Marami na tayong nagawa. Ayan. Ang dami-dami na. Ayan. Ito, dami na siya. Ayan yung mga naitanim ko. Ayan. Kapag lumago yan sila, kapag umaba na naman yan sila, kapag nag-grilling na, ilalagay ko yan sila sa isang hanging pot. So, dito lang guys yung aking video. So, thank you guys. Please don't forget subscribe me at pindutin ang notification bell para maging updated sa aking iba pang mga video. Thank you for watching guys. Bye-bye!